guys, welcome back to my YouTube channel. It's me again, Cheryl Murao Vlogs. At ang araw po, ngayon, content natin ngayon, tungkol dun sa family. Para maiwasan natin yung magulong pamilya, kung gusto nyo itong topic natin, paki-like na lang at subscribe itong video natin at marami kayong matutunan sa mga family problem at maiwasan yon at ma-fix natin kung ano man ang problema nyo. Dito sa pag-uusapan natin, tungkol na po sa pamilya, ang title, mga dapat iwasan para hindi mawasak ang pamilya mo. Ayan. Mga dapat nating iwasan. Maraming marami, pero eto, binuod ko na lang. Dima lang sa akin. Ayan. Mga dapat iwasan. Unang-una, dapat ipakita mo sa kanila kung gaano mo sila kamahal. Ayan ang number one sa akin. Kasi life is short. Maiksi lang ang buhay natin. Kailangan ipakita mo kung gaano mo sila kamahal, kung gaano sila kahalaga sa buhay mo para sa'yo. Diba? Hindi natin alam ang kinabukasan. Baka kulang na tayo, di ba? Hindi naman sa pag-ano. Ayan, kailangan focus sa pamilya. Pahalagahan sila. Pasayahin. Di ba? Number two. Mag-concentrate ka sa pamilya mo. Iwas barkada. Iwas bisyo. Iwasan mo ang mga nakagawian mo nung ikaw ay binata pa. Itong pangalawa natin is lagi natin narinig. Pero napaka-importante nito. Kapag meron kang kapartner na ganito, talagang nakapokus sa pamilya, napakaswerte mo na. Kasi maraming pamilya ngayon, yung mga halos lahat ang pinag-aawayan nila is mga bisyo, barkada, ganyan, etc. Di ba? Ang dami kasing nasa paligid natin na kinukuha sila, hinahaltak sila, ang tawag doon. Lagi silang niyayaya ng barkada nila. Kung ano-ano ang mga dahilan ng mga barkada nila para mailayo lang sa atin yon. Kumbaga yung oras, yung panahon, napupunta lang sa barkada. Ang pangit-pangit tignan. Para sa akin, ang pangit tignan. Kasi, para saan pa yung pamilya mo, di ba? Kung barkada lang lagi mo kasama. Tapos ang pamilya mo, minsan mo lang makausap. Ang anak mo, di ba? Lagi ka nasa barkada. Mula pag-iisip mo, barkada na nasa utang mo. Hanggang sa pagtulog mo, barkada pa rin. Siyempre sa gabi eh, mga inuman na yan, barkada pa rin yan. Doon tayo. O, sa number 3 na tayo guys. Huwag kang mamasyal na ikaw lang mag-isa. Halimbawa, may okasyon na inuman na birthday, ganyan, isama mo ang asawa mo. Kung pwede, isama mo kahit isang anak mo. Huwag kang aalis mag-isa kasi hindi ka na mag-isa sa buhay. May pamilya ka na. Iwasan mo yung ganung gawain, yung mamamasyal ka mag-isa. Halimbawa, nasa abroad ka at may okasyon na ganun. Ipakita mo sa mga tao na nalulungkot ka, sana kasama mo ang pamilya mo. Halimbawa, may beach kayo. Huwag ka masyadong maligali. Huwag mo ipakita sa mga tao na napakasaya mo kasi wala ang pamilya mo. Normal ka lang. Kumbaga, nasa isip mo, sana andito sila, kasama ko. Pero kung napakarigalin mo at picture ka pa ng picture sa mga kaibigan mo, mali na yon, hindi na tama yon. Kumbaga, sa bagay, tama kasi yun ka eh. Yun ang gusto mo. Hindi naman natin maipilit yung mga tao. Pero sa ibang mata ng mga tao, hindi, basta para sa akin, hindi ko gusto yung ganun. Yung napakasaya mo sa ibang tao.
Ayun. Number 4. Iwasan mong makipagmabutihan sa iba. Chatting with someone. Sayang oras at panahon mo sa kanila. Kung gusto mo silang kausap at hindi ka makapapigilan, makipaghiwalay ka sa pamilya mo. At gawin mo kung ano ang gusto mo. Diba, tama naman yun. Kung talagang hindi ka mapigilan sa mga ganong gawain, kumbaga, mahilig mong makipagmabutihan sa ibang tao. Mahilig mong makipagkaibigan. Makipag-chat-chat. Diba? Sa ibang tao. Para wala kang masagasaan. Makipaghiwalay ka. O sabihin mo yung katotohanan sa pamilya mo na ganun kang klaseng tao para mag-decide yung pamilya mo kung tatanggapin ka pa nila o hindi. Kasi with chatting with someone, ano yan eh, maraming nabubuo dyan. Mga sweet talk, diba? Dyan nag-uumpisa yung ano, kasiraan ng pamilya. Once na meron kang mamit na tao, magustuhan mo, ayan, dyan magsisimula yung mga third party, fourth party. Kasi ibang tao hindi lang ano eh, nakukontento sa isa. Marami yan. Kumbaga, may tao kasi na may asawa na may babae pa, at may babae pa, at may babae pa. Hindi nakukontento sa isa. Hindi lang isa lang naman nakita ko ganyan. Marami na rin naman. Kaya, good luck na lang sa inyo sa ganyang ugali. Tsaka, take note, yung mga ugaling ganyan, hindi na magbabago. Kasi, para sa asawa, magbabago yan para sa'yo. Hindi. Hindi yan magbabago para sa'yo. Kasi hindi ka naman niya mahal eh. Kumbaga, bakit ka gagawin yung mga bagay na yun? Kung mahal ka niya, ibig sabihin, ba't siya magbabago para sa'yo? Diba? Ginagago ka nga niya. Hindi yan magbabago para sa'yo. Huwag tayong maniniwala na ang lalaki magbabago para sa'yo. Para sa atin, hindi. Mali yung words na yun. Hindi sila magbabago. O, nasa na tayo? Guys, pang 5 na pala tayo. No? Iwasan mong makipag-flirt sa ibang tao. Ayan. Ito yung pinaka-worst. Diba? Pinaka-worst isang relasyon. Yung mga flirt-flirt na ganyan. Sa mga chat-chat, ayan, dyan nasisimula yan eh, yung kamustahan. Pero kung yung lalaki, ang intensyon niya talaga makipag-flirt, tapos sabihin niya, magbabago pagdaraman mo, hindi totoo yun. Hindi siya magbabago para sa'yo. Diba? Sino ka ba naman? Diba niloko ka na nga niya? Nakipag-flirt na siya sa ibang tao, mabutihan na siya. Tapos, pag nahuli mo, sabihin, magbabago na siya. Una-una, hindi kanya mahal, kaya siya nakapag-flirt sa iba. Bakit pa siya magbabago? Useless, diba? Useless words sa sabihin na magbago. Tapos siya magbabago para sa'yo. Wala nga siyang pakialam sa'yo. Ayun. Iwasan makipag-flirt sa ibang tao. Kung hindi ka makapigilan, lumayo ka na lang sa pamilya mo. Kasi kahiya-hiya ka. Bastos ang ginagawa mo. May tinatapakan kayong mga tao. Kaya mabuti makipaghiwalay ka sa... para walang nasasaktan. Diba? Maging fair tayo. Huwag tayong matatapik ng tao. Huwag tayong mabastos. Diba? Yun lang naman sa akin eh, maging fair tayo. Talagang hindi mo talaga kaya na makipag-fair at laging gusto mo ay lihim. Sana matalino ka.
diba? Pero may kasabihan nga tayo na walang diin na hindi mabuting yan. Pero kung ikaw naman ay genius na kaya mo i-handle yung sitwasyon, kaya mo siyang ilihim hanggang sa ano mo, sa makakaya mo, kailangan genius ka, kailangan matalino ka. Pero kung ikaw naman ay ano lang, hindi masyadong katalinuhan, mabubuo at mabubuo ka. Diba? Kahit anong lihim mo, mabubuo ka pa rin. Kasi nga, hindi ka naman ganun katalino para magtago ng sikreto. Yun lang yung para sa akin. Itong mga bagay na ito, napaka-importante nito. Lalo na yung number 5. Diba? Tsaka, take note ko lang ha, sa mga babaeng mga kabit dyan. Alam mo yung mga kabit, hindi natin kamag-anak yan, hindi natin sila kilala. Kaya walang pakialam yan kung masaktan man tayo. Kung masaktan man ang mga anak nyo. Wala siyang pakialam. Pakialam yan, kilala ba tayo nun? Yung taong kapamilya natin, doon tayo mag-focus. Kasi ultimo yung taong pamilya natin, nasasaktan tayo, di ba? Yung doon tayo magtatanong eh, kapamilya ba natin ito? Minahal kaya tayo nito? Bakit tayo nakumasaktan? Yun na lang yung words na yun eh. Ang ibig lang sabihin nun, sa madaling salita, hindi niya tayo tinuturing na special para sa kanya. Sabi natin, tinuturing tayong pamilya. Kasi pamilya nga sa tingin niya eh. Pamilyang model family lang. Hindi niya piniprecious, hindi niya iniingatan. Model lang siya. Magka-family na walang laman. Hindi siya mamahalin family. Parang ganun tayo. Ganun tayo sa kanya. Diba? May family nga siya pero hindi niya iniingatan. Kasi gumagawa siya ng kasalanan, maaaring sumabog yun. Diba? Naglalaro siya ng apoy. Yun na para sa akin. Kaya iwasan natin itong mga ganitong gawain. At kung may mga partner naman tayo talaga na wala sa ganito, sa list natin, wala talaga siya. Napakasaya na natin, kumbaga, happy family na talaga tayo. At yung partner natin, kung halimbawa na talagang nakikitaan natin na pinipresyos niya tayo, minamahal niya talaga yung pamilya natin, ay naku, bigay ni Lord yan. Bigay sa atin ni Lord yan. Pagkaingatan natin yun. Huwag natin pakawalan yung taong yun. So guys, hanggang dito na lang tayo. Maraming salamat sa pakikinig, panonood. Huwag kalimutan mag-subscribe at mag-like. Comment na rin kung nakarelate kayo sa topic natin. Guys, bye-bye!